ating pong pagtatapos doon sa ating napag-usapan since Monday, balikan po natin yung ating talata sa Ephesians chapter 4 verse 4, but this time up to verse 6. Ephesians 4 verse 4 to 6. There is one body, one spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, and one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Amen. Sa ating pagtuloy pag-aaral about the power of one, sabay-sabay natin sabihin, the power of one. Tayo lahat ay umuko, manalangin tayo, Panginoon, aming Diyos, na buhay, kinikilala, sinasamba at pinaglilingkuran. Lubusan at punong-puno ang aming puso ng pagpapasalamat. Sapagkat kitang-kita namin, damang-dama namin, Panginoon, ang iyong pabor, ang iyong pagsama, ang iyong presensya na kumikilos sa bawat isa sa amin. At ayaw mo po, Panginoon, sa aming muling pakikinig ng iyong salita. Istira po ang aming puso, istira po ang aming mga espiritu, Panginoon, upang kaming lahat ay lumakas at makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo na may kapuspusan ng Santong Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin at ginagawa sa church na ito, sa iyong pinakamataas na papuri at karangalan, in Jesus' mighty name, and everybody say, Amen and Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo. Gusto ko lamang po muling pagdiinan yung salitang the power of one sa ating lahat. Nawa po, yamang ang ating tema ay one church, patuloy tayong pagkaisahin ng Panginoon. Amen. Tulad ng sinabi po natin kahapon, iba-iba man ang background, iba-iba man ang ating pinanggalingan, iba-iba man ang ating estado sa ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, magkakapatid tayo, iisang church tayo. Amen. Kaya tayo ay patuloy na magkaisa. Atin po na pag-usapan, gusto kong uling pagdiinan yung about salitang one Lord. Sabay-sabay uli sabihin, one Lord. Iisa ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, maging sa mga nanonood sa atin. Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi sa tao. Amen. Ang ating sinasamba at pinupuri ay iisang Panginoon. Kaya nga sa JTG Manila Church Family, ang vision natin, Christ is the vision, kasi iisa ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. And also, we talk about one faith. Sabay-sabay sabihin, one faith. Iisang pananampalataya. Magkaisa tayong lagi sa pananampalataya, mga kapatid. Ako naniniwala, tulad ng propesiyang sinabi sa ating kahapon, na niya kayo, nagsisimula pa lamang si Lord ng mas dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa iglesyang ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, makisama ka sa pananampalataya. Amen. Makibahagi tayo sa pananalig sa gagawin pa ng Panginoon. At yung pananampalatayang iyon, listen to me church, ay kailangan nating hakbangan. Kaya itong mga darating na mga panahong ito, no? Itong buwan na parating, itong taong ito, marami pa tayong gagawin na mga big event for Lord. Amen. Handa kayo mga kapatid? Ia-announce po natin yan sa mga darating na panahon. Magkakaroon tayo ng men's outdoor fellowship. Merong women's, lahat ng mga lalaki magsasama-sama. Meron po tayong tatlong araw na lalabas. Mag-swimming, magbabasketball, magbibilyar, magpe-fellowship, magpapalakasan. Abangan nyo yan. Gusto ko po sa month of August, birthday month ko po yan. Gusto ko lahat ng lalaki magsasama-sama from youth hanggang doon sa mga gayut. Ha? Magsasama-sama tayong lahat. Aarkila tayo ng isang magandang resort. Okay? Sino sasama mga lalaki? Okay. At bibigyan natin siyempre ng time din ang mga kababaihan. Kayo ang magpaplano, no? Sa pamagitan ng pangunguna ng ating Mami Manel. No, I don't know kung anong gagawin nyo. Magpapakulot ba kayo ng buhok? Magmamanicure? Ah, magme-makeup? 3 years daw, 3 years. Ha? 3 days. Kasi baka kulang ang 3 araw sa inyo eh. Alam ko, mga babae, pag sama-sama yan, ayaw matapos. Naniniwala ko na may gabi pang gagawin si Lord. Humanda din po tayo. Kasi tulad ng nailagay na ng Diyos sa ating puso, narinig nyo na sa amin, lalo po from the leadership,
dadalasan natin lagi yung ating pagkakaroon ng malakihang gawain. At ito ang ating panalangin, baka maging regular na po tayo sa SM Cinema. Gusto niyo yan? Kaya makibahagi tayo sa faith. Amen. At sisimulan din po natin, parang vision tuloy nilalabas natin dito ngayon eh. Sisimulan natin ang regular youth revival ng church natin. Lahat ng ating mga outreaches na youth ay magsasama-sama para sa isang revival conference. Kaya makibahagi tayo sa pananampalataya. Amen. Magbubukas tayo ng 5 outreach churches. Magsisimula ang 6 district churches sa Manila. Amen. One faith. Kaya magkaroon din tayo ng tinatawag na one spirit. Sabay-sabay sabi, one spirit. Pag sinabing isang espiritu, isang anointing ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, JTG Manila Church, hindi po sa pagmamalaki, for the glory of God, sabi mo nga sa katabi mo, anointed tayo. Nararamdaman niyo ba yun? May anointing na kumikilos sa ating church. Dahil yan sa kahabagan ng Diyos sa atin. Amen. Sabi sa katabi mo, anointed ka. Ano man ang iyong ginawa nakaraan, ano man ang bagay na iyong mga pagkukulang, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga tayo ay nagpapatuloy sa Diyos, pinili ng Panginoon, tinawag ng Diyos, at maglilingkod sa Kanya. Kaya kailangan, sabi mo sa katabi mo, one spirit. And we have one hope. Iisang pag-asa. Amen. Pag sinabi namang iisang pag-asa, listen to me, JTG Manila family, tingkayin lahat sa akin, huwag ho tayong umasa sa mundong ito. Palitan na natin ang takbo ng ating isipan. Pag sinabing one hope of our calling, tayo umaasa sa tawag ng Diyos sa atin. At yung tulad ng sinabi natin nung last Friday ba yan, yung one hope na yan? O last Thursday, no, yung one hope, ibig sabihin, sa pagtugon mo sa tawag ng Diyos sa'yo, hindi mo na inaasahan yung meron sa mundong ito. Pag sinabi mong, yes Lord, maglilingkod ako sa'yo, ibig sabihin nun, pagtalikod sa mga pangarap mo, pagtalikod sa mga gusto mong gawin sa buhay, kundi sinasabi mo, Panginoon, gamitin mo ako, manguna ka sa buhay ko. Pero ito naman ang tandaan nyo, tingkay na sa akin, hindi ka pababayaan ng Diyos sa paglilingkod mo sa Kanya. Imposible na naglingkod ka sa Diyos sa mga Diyos, mababayaan Kanya. Amen. Pero ang mahalaga, Siya ang iyong pag-asa. Siya yung iyong pangarap, ang ating Panginoon. And also, we have one baptism. Sabay-sabay sabi yung one baptism. Last, ano ba yun? Friday, for the glory of God, 93 ang ating binaptized. At this time, no, sumama na ang ating Mami Manel together with our mga babaeng leaders para magbaptize sa mga babae. Kasi kung ako uli, nako, sasakit ang aking balakang. Sa dami ba naman na ilulubog na yan. Amen. Salamat kay Lord. Pero ako nakakakita sa aking puso, nagsisimula pa lamang si Lord. Yung 93 na yan, darating ang time, daan-daan ang ating babautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Bakit? Marami ang kikilala sa Diyos sa pamamagitan ng ministeryong ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, tapikin mo siya, magpagamit ka kay Lord. Ulitin mo, sabi mo sa kanya, magpagamit tayo sa Panginoon. And last, yesterday, sa ating celebration of our anniversary, we talk about one church. Sabay-sabay sabihin, one church. Iisang simbahan. Amen. Hindi mahalaga, sabi nga natin, yung lokasyon. Hindi mahalaga yung malaki o maliit na simbahan. Maging sa ating JTG Manila family, hindi mahalaga kung nasan ka, taga Sapampalay ka ba, Baysa, Aliaga, Commonwealth, saan pa ba? Baras, no? At sa mga sisimulan pa natin, Marikina, BGC, yan po yung mga upcoming churches natin. Amen. Meron na pong Bible study this week sa BGC. Ano, Bonifacio Global City. Grabe, doon sa mga high building. Wow! Amen! Sinong gustong sumama doon? Maraming gusto sumama, Pastor Mike. Okay, ipagpe-pray natin yan sapagkat yan ay mga pangarap. Kaya, mga kapatid, iisang church tayo. Amen?
At ang ating panalangin kung ano ang nangyayari sa JTG Manila family dito sa Manila ay mangyari din maging sa lahat ng ating mga outreaches at sisimulang pang mga simbahan. Balikan natin Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. There is one body, one spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, and then sinummarize ito ni Apostle Pablo sa salitang one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Sa iisang Diyos at Ama ng lahat na kumikilos sa lahat ng bagay, nandoon sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa ay nakikita ng Panginoon. Lahat ng laman ng ating motibo at puso ay alam ng Diyos. Kaya sa ating paglilingkod, mga kapatid, maging tama lagi ang ating puso. Bakit ka nagsasamba kay Lord? Anong dahilan? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Anong dahilan? Kailangan may isa tayong Diyos na nakakalam, na nakakakita ng lahat ng bagay. Dapat maging tama lagi ang ating puso sa Kanya. Pwede ba natin sabay-sabay sabihin, one God? Ang salitang one God ay iisang Diyos ay paniniwala maging na mga Hudyo, no, ang Judaismo na pinanggalingan at kung saan ipinanganak ang Kristyanismo ay may deklarasyon mula doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Iisa lamang ang Diyos. Amin ba? Hindi po tatlo, hindi lima, hindi isang daan. Amen. Sa ibang bansa, tulad sa India, mayroong 3 milyong Diyos. Tayo po, iisa ang ating Diyos na kinikilala. At ito ay diniklarar mismo ng ating Panginoong Jesus. Inulit niya ang mga salitang yan. Mark chapter 12, verse 29, Jesus answered, "The most important is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Sabi mo sa katabi mo, isa ang ating Diyos. Kaya sa ating paglilingkod, tulad ng iisa ang ating Panginoon, ganun din po, iisa ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Huwag ho tayong maglagay, listen to me church, think kayo lahat sa akin, huwag tayong maglagay ng ibang Diyos sa ating mga puso. Ibang dahilan bakit tayo nagsasama-sama at naglilingkod. Nagagalit ang Diyos kapag meron tayong Diyos-Diyosan. Amen ba? Isaiah chapter 42 verse 8, "I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols." Sabi niya, ako ang iyong Panginoon at ito ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian kahit kanino man. Maging ang mga papuri doon sa mga inanyuang Diyos-Diyosan. Ako naniniwala na wala na po tayong Diyos-Diyosan sa ating mga tahanan. Tama ba? At kung meron ka pang Diyos-Diyosang itinatabi dahil antik ito o antigo, anya kayo? Eh, kalimutan mo na yon. Huwag mo na yung, ibaon mo na sa lupa yon, durugin mo na yon. Kasi nagagalit ang Diyos na meron tayong ibang Diyos-Diyosan. Iniutos niya kasama sa 10 utos sa Exodus chapter 20, huwag kayo magkakaroon na inanyuan mula sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa na magiging Diyos nyo, naluluhuran nyo, maliban kay Yahweh. At hindi lamang po yun, mga kapatid, tingkayin lahat sa akin, hindi lamang po yung Diyos-Diyos ang inanyuan eh, kundi yung Diyos ang inilagay natin sa ating puso, pag sinabing Diyos-Diyosan, higit sa Diyos ang iyong pagtingin. Basta wala na po akong ibang Diyos-Diyosan sa puso ko, pero kung mas mahalaga ang trabaho sa'yo, kaysa kay Lord, ang trabaho mo ang Diyos-Diyosan mo. Hello? Kung mas mahalaga sa'yo ang asawa mo, kaysa sa pagsamba mo kay Lord, asawa mo ang Diyos-Diyosan mo. Ano nangyari yung pastor? Eh kapag pinagsabihan ka ng asawa mo, wag magsimba, opo ka na agad eh. Amin ba? At madalas ang Diyos-Diyosan na maraming mga tao na ayaw ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi kayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Alam niyo kung ano yung isa doon? Pera. Amen ba?
Huwag nating, listen to me, tingay lahat sa akin mga kapatid, huwag nating gawing Diyos-Diyosan ang pera. Huwag nating gawing Diyos ang pera na parang siya ang nagkokontrol ng iyong buhay. Hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi magkukulang ang Diyos sa'yo. Huwag mong habulin ng pera. Pag hinabol mo ang pera, lagi niyo naririnig, mabilis tumakbo yan. Hinahabol mo, ang takbo mo 35 kilometers per hour, takbo niyan 150 kilometers per hour. Hindi mo maabutan yan. Nanya kayo? Habulin mo ang Diyos na nagpapahala sa buhay mo at ang blessing mag-o-overtake sa buhay mo. Kaya huwag gawing Diyos-Diyosan ng pera. Amen? O anumang bagay sa mundong ito, sabagat ang Diyos ay nagagalit. Seloso ang Diyos. Kaya sa ating paglilingkod, lagi natin sinasabi, mga sumasayaw, sumayo kayo para kay Lord. Ang sarap kahapon pinapanood ko yung mga kabataang todong-todo sa pagsayaw para sa kaluwalhatian ni Lord. Kahit ang liit lang nung stage, inaalala ko nga yung nagtatamburi, baka pag ganun, pak, tumama doon sa LCD. Magbabayad doon tayo noon. Salamat na lamang, amen. At tayo ay sinamahan ng Panginoon. Sabi niya, I am the Lord, that is my name, my glory, I give to no other, no my praise, carve idols. Ulitin natin sabay-sabay, one God. Amen, one God, iisang Diyos. At sa ating huling linggo, no, huling araw ng ating celebration of Thanksgiving, yung salitang one God ngayon ay one God to receive our Thanksgiving. Isang Diyos na dapat tumanggap ng lahat ng pagpapasalamat. Ito sabi ng Psalms 100 verse 1 to 5. Awit 100 verse 1 to 5. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umaawit ng may tuwa. Gusto ko mo nang pagtiinan yung si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Sabay-sabay nga natin sabi, paglingkuran siyang kusa. Ayaw ng Diyos na napipilitang paglilingkod. Kung napipilitang ka lamang dahil pinipingot ka ng nanay at tatay mo, punta ka ng church, maglingkod ka doon, hindi magiging magandang paglilingkod yon. Amen ba? O naglilingkod ka lamang dahil wala kang magawa sa iyong tahanan at nagiging abala ka dito sa church, nagiging masaya ka at may mga kaibigan ka rito, at napipilitan ka lamang, hindi gusto ng Diyos yan. Sabi sa katabi mo, ayusin mo ang iyong puso. Sabagat ang gusto ni Lord, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Kaya sa pagpasok ng church, kailangan lahat masaya. Isang pinagbabawal sa simbahang ito, listen to me church, ang pumasok ng nakasimangot. Sabi mo sa katabi mo, bawal na bawal sa church na ito ang nakasimangot. Iwanan mo yung problema mo kung saan ka galing. Kailangan pumasok ka sa templo na ang puso ay nagdiriwang, ang puso ay masaya, tuwang-tuwa. Bakit? May gagawin ng Diyos sa ating pagtitipon. Amen. Verse 3, o si Yahweh ay ating Diyos. Isa lang ang Diyos, si Yahweh lang yun eh. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord tayo, para tayo sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, para ka sa Diyos. Amen? Hindi ka para sa mundo. Gusto kong ipaalala sa iyo, tingkay na sa akin, hindi ka para sa mundong ito. Nakatira tayo dito sa mundong ito, pero hindi tayo taga-mundo. Para ka sa Diyos. Pinili at tinawag Kanya. Amen ba? Kanya at Kanya lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Verse 4, pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Kaya kailangan masaya, nagpupuri. Amen, ang puso ay masayang nagdiriwang doon sa ginagawa ng Panginoon. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y sabay-sabay sabihin, pasalamatan. Ulitin, pasalamatan. Bakit? Napakabuti ni Yahweh.
Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay. Laging tapat kailanman. Kaya pala tayo magpapasalamat sabagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Nararamdaman niyo ba ang pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay? Amen. Nararamdaman niyo ba na niyayakap kayo ni Lord? Ang ganda nung isang lagi natin inaawit na Tagalog, niyakap mo ako sa aking karumihan. Pag inaawit yon, alam niyo, yung puso ko, nagtala ng Lord, salamat. Sa kabila na kami marumi, niyakap mo pa rin kami. Ang na-imagine ko po doon, yung, ang dungis-dungis mo, ang baho-baho mo, pero nung lumapit ka sa tatay mo, niyakap ka pa rin niya, hinagkan ka niya, at ang sabi niya, mahal na mahal kita. Mahal na mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. And JTG Manila Church Family, gusto pong sabihin sa inyo, special kayo sa puso ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. At ang sabi doon, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. 1 Chronicles chapter 16, verse 34, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Ang Panginoon ay pasalamatan sapagkat siya'y laging mabuti, tapat kailanman. Napakabuti ng Diyos. Sapagkat kung aalalahanin lamang natin, JTG Manila Family, maging sa mga kasama na po namin na matagal sa church na ito, grabe ang talagang pabor, pagsama at kabutihan ng Diyos sa church na ito. Sabi ko nga, nung nagsisimula kami magpaganda ng church building na ito, kasi kung nakita nyo po ito dati, parang napakahirap, paano pagagandahin? Paano aayusin? Sobrang dugyot, sobrang dumi, no? Napakalikabok, para kang doon sa buwan na pag tumapak, may gumaganong buhangin. No? Napakabaho, ilang panahong hindi ginamit. At sabi ko, habang pinagaganda, darating ang time, sabi ko, marami mga idadalin si Lord sa church na ito. At makikita nilang ganito na yung church. Pero hindi nila alam yung pagsisimula. Hindi nila alam yung pagpapagal na nangyari. Akala nila laging ganito. Pero hindi. Nagsimula sa wala. Nagsimulang walang-wala. Pero alam nyo, sabi doon, tutulad ng ano, pasalamatan ng Diyos sapagkat mabuti siya. Kaya, thanksgiving by remembering His faithfulness. Yung pagpapasalamat natin sa iisang Diyos ay pag-alala sa Kanyang katapatan. Yun ang patuloy natin gagawin sa church na ito. Psalms 145 verse 5. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. On the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works, I will meditate. Ang aking aalalahanin, yung glorious splendor ng ating Panginoon at yung Kanyang mga kamangha-mangha at dakilang mga gawa. Yun yung ating imine-meditate. Hindi po tayo nakatingin sa pagsubok, suliranin o mga bagay na nakaraang hindi maganda na naganap sa ating buhay. Sabi sa katabi mo, train mo ang isipan mo. Ulitin ko, hating kay nasa akin mga patid, itrain mo ang isipan mo na huwag tumingin sa iyong nakaraang hindi maganda. Itrain mo ang isipan mo huwag tumingin sa mga bagay na pangit na nangyayari sa iyong buhay. Sabi ng Bible mismo, kung maghahanap ka ng pangit, if you will look for evil, you will find it. But if you look favor, makakakita ka ng pabor. Kasi pag naghanap ka talaga ng kapangitan, may makikita ka eh. Tumingin ka lang sa paligid mo, dami dyan eh. Romeo, masyadong natatawa ka. Di ba? Nagkaalat eh. Pagi sa sitwasyon ng buhay, o tingkayin lahat sa akin, kapag ka naghanap ka ng hindi maganda sa iyong asawa, may makikita ka talaga. Kung asawa ko naman, napakatamad. Noong oras, kung anong gumangon, makikita mo talaga hindi maganda eh. Tama? Pag naghanap ka ng hindi maganda sa iyong anak, may makikita ka. Noong anak ko naman, napakapag-utusan mo. Pero hindi, pag lagi ka nakatingin sa bagay na yon, hindi mo nakikita naman yung magandang part na ginagawa nila. Amen? Kaya itrain ang isipan, lalo tayo mga naglilingkod sa Diyos,
JTG Manila family, let us train our mind, our spirit, our heart, na i-meditate natin yung wondrous work na ginawa ng Diyos sa atin. Paano tayo sinamahan ng Diyos? Hindi natin binibilang kung ilang beses tayo pumalpak. Hindi natin binibilang kung ilang beses tayo nagkamali. Hindi natin binibilang kung ilang beses tayo nadapa. Ang lagi natin tinitignan at binibilang kung ilang beses tayo tinayo ng Diyos, kung ilang beses gumawa ang Diyos ng himala, kung paano tayo sinamahan ng Diyos, kung paano tayo pinaburan ng Panginoon. Sa gayon, nakapagpapasalamat tayo ng totoo sa Kanya. Yun ang ating i-meditate. Sabi sa katabi mo, yun ang lagi mong i-meditate. I-train mong isipan mo, pagising pa lang ng umaga, huwag ka agad mag-isip ng binabalikan mo agad yung problema kahapon. Iniisip mo agad yung sinabing masama sa'yo. Di ba magiging malungkuting ka eh? Tama? Iniisip mo agad yung kahit hindi pa nga nangyayari na pangit, nakikita mo na agad. Totoo minsan, yun ang isipan at gawi ng taong walang pananampalataya sa Diyos. Tama? Lalo pag napanghihinaan ka ng faith, lagi ka nakapokus doon sa mga problema. Ano sinasabi natin? Kapag pagka ang problema, pinoblema mo, lalo kang mamumblema. Pag mo problemahin ang problema, problema na nga sa, di mamumblema ka dyan. Ayaw mo siya mamumblema sa sarili niya problema. Problema siya eh. Tama ba? Ano sabi dyan? I-meditate natin. So ganun din po, JTG Manila Church Family, ang mine-meditate natin ngayon, ngayong huling araw ng ating one-week celebration ay ang kabutihan ng Diyos. Kung paano nagsimula tayo sa lilima, sinabi ng mga tao, walang pag-asa, puro kabataan lang niya, paano nila mababayaran yung upa. Talagang titignan namin, parang hirap. Iniisip ng iba, eh siguro kaya na kaya niyan dahil anak ng pastor yan. May support yan mula sa ibang bansa. Alam ng Diyos na nandito ako sa inyong harapan. Wala ho tayong international support. Wala ho nagbibigay sa atin. Walang tumutulong sa atin. Lahat ng mga nangyari sa atin ay biyaya talaga ng Diyos. Kung paano tayo sinamahan ng Panginoon. Kaya sa ating Thanksgiving, it is a declaration of God's goodness and greatness. Ang ating dinideklara ay ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Psalms 145 verse 6 and verse 21, they shall speak of the might of your awesome deeds and I will declare your greatness. Patutunan din ho natin mga kapatid, gusto mong lagi matatag ang iyong faith? Sino rito gusto niya lagi matatag ang kanyang faith? Taas ang kamay. Lagi mong ideklara sa iyong bibig yung greatness ng Panginoon. Yung mga awesome deeds na ginawa ng Diyos, yung mga kamangha-manghang bagay, mga, sabi ko nga, yung mga bagay na, listen to me, yung mga bagay na kapag kuinento mo, parang nagsisinungaling ka. Parang gumagawa ka ng kwentong barbero. Pero ang totoo, nangyari talaga yun. Yun talaga yung himalang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. At ipagmalaki mo yun. Yun ang ating ipagsigawan. Ganon din po, JTG Manila Church Family. Yun ang ating pinagsisigawan, yung awesome deeds na ginawa ng Panginoon. Yung pag ang dinideklara natin, yung greatness ng Diyos sa ating kalagitnaan. Yung magrabe talaga ang Panginoon. Hindi natin alam pa paano babayaran ang mga building na ating inupahan. Pero, pinagkulang ang Diyos. Hindi namin alam pa paano makapag-raise ng mga leaders sa church. Walang mahusay at magaling sa bagay na yan, sasabihin ko sa inyo. Wala yung, ay, alam na niya yan, alam na nila paano gagawin yan. Wala. Talagang ang Diyos lamang ang dahilan. At kapag naluluwalhati at napaparangalan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, lalo naman siyang natutuwa, lalo naman siyang sumasama, lalo naman siyang kumikilos, lalo naman siyang nagpapala sa atin. Sabi doon, my mouth will speak the praise of the Lord. Kaya itong bibig na ito, hawakan natin ang ating mga bibig. Bawal lumabas dyan yung mga negatibong bagay na makaka-apekto ng iyong destiny. Amen? Bawal lumabas sa bibig na yan. Lalo mga born again na, ha? Nagmumura ka pa? Hoy! Amen ba? Eh, pastor, nadulaso ako eh. Sobrang galit ko.
Alam niyo ba kayo, pag nagmamature na tayo kay Lord, hello, pati murang naiwasan mo ng masabi. Kahit anong galit mo, hindi ka makapagmumura na. Nandiyan kayo? Amen. So kailangan ang lumabas sa bibig ay papuri sa ating Panginoon. And let all flesh bless His holy name forever and ever. And all JTG Manila family, bless His holy name. Purihin natin at sambahin ng Diyos. Yan ang lalabas sa ating bibig. Amen? Sabi sa katabi mo, train yourself to be godly. At ang pagiging godly natin, mga kapatid, hindi lang sa loob na hindi nakikita sa panlabas. Kung ano laman ng puso lalabas sa ating bibig. Amen? Natutuwa ako kasi alam niyo po, isang patotoo ng JTG Manila family, mga manggagawa ng church na ito, sabi ng mga nakakausap po, grabe mga workers ninyo, kasi pagkausap kami, parang gusto kaming gawing born again lagi. Puro patotoo daw tayo. No, lagi sinasabi ng iba, pagkausap ko yung mga manggagawa nyo, parang gusto ko gawing born again. Eh mga pastor na yun, ha? Kasi lumalabas sa ating bibig yung pagpapasalamat ng ginawa ng Diyos sa atin. Lalo pa natin pagbutihin yan. Lalo pa natin pagtibayin sa church na ito. Mula sa mga kabataan, laging lumabas sa bibig ay pagpapasalamat, papuri sa kadakilaang ginawa ng Diyos sa atin. Mapuno ang church na ito ng patotoo. Huwag hihinto saan man tayo dalhin ng Panginoon. Amen ba? Naalala ko tuloy yung prophetic word na sinabi, pinakinggan ko po kanina muli. At isang napakagandang paalala sa atin, yung sinabi ng prophet na ginamit ng Diyos na makapagsalita kahapon. Sabi ganito, JTG Manila Church, the demand of worship is high. And it will draw more people from different places to gather together under this ministry. Ang demand ng pagsamba sa Diyos ay mataas sa church na ito. Ganyan kayo? Kaya nung pinakikinggan ko ito, bilang naalala ko tuloy yung desire natin na yung anointing ng pagsamba, worship, praise dito sa church na ito, kailangan talaga mag-skyrocket. May mataas pa tayo magagawa at anointing sa pagsamba sa Diyos. Amen ba? I-desire natin lahat, mga kapatid. And I believe isa sa breakthrough na gagawin ng Diyos sa atin. Kasi kapag yung taas ng demand ng pagsamba na hinihingi ng Diyos sa atin, yun ang magiging dahilan. Paano? Sabi nga noong prophecy kahapon, maraming dadako ang Diyos. Iba't ibang mga lugar, kahit galing sa ibang mga simbahan, na makikijoin sa atin dahil sa mataas sa klase ng pagsamba. Sabi mo sa katabi mo, meron ka pang itataas. May ipipihit ka pa sa pagsamba. Amen ba? Kailangan sa JTG Manila family, tingay lahat sa akin. Isang kultura natin, yung pagsamba kay Lord, todo-todo. Buhay. Sabi sa katabi mo, buhay. Nakapagsamba na ba kayo kay Lord ng buhay? Yung parang talagang, ay, ito na labahan, handa. Todo-todo na. Sabi sa katabi mo, todo mo na. Kasi hinihingi sa atin na Diyos yan. Amen. Pero ito, isang bagay na ayoko, may disiplina sa tunay na pagsamba. Marami akong nakita, mga kabataan, pinagagalitan ko sa mga revival conference, pagka mag-ano na, yung tinatawag na celebration na, ako nagtatalo na, nagbabangga, hallelujah. Yung mga tatalong pa sa gitna, nagbabanggaan, hindi alam kung ano talaga yung ginagawa. Anya kayo? Sabi sa katil mo, hindi ganon. Ang tunay na matured na pagsambang hinihingi ng Diyos, listen to me, tingay lahat sa akin, nauunawaan mo yung bawat na lumalabas sa bibig mo na nagbibigay ng papuri sa Diyos. Sabagat ang hinahanap na pagsamba ng Diyos is the spirit and in truth. Kailangan nasa katotohanan. Hindi tanong ka lang na tanong, hallelujah, I am free to run. Sabihin sa katabi mo, bawal dito yan. Party goers yung gusto mo. Party-party yung gusto mo, hindi pagsamba yan. Ang tunay na pagsamba, may puso.
nasa Espiritu ng Diyos, nasa katotohanan. Yan ang gusto ng Panginoon. At ang demand na yan, hinihingi sa atin. This is the season, church. Kaya worship team, malaki ang trabaho ang gagampanan ninyo. Amen? Kailangan itaas pa ang level ng anointing sa pagsamba sa church na ito. At I believe kaya naman gawin ng Diyos sa atin yan eh. Hindi man tayo mahuhusay at magagaling. Kanina lang may pinakikinggan ako isang church na worship team nila, grabe. Mga tugtugan nila, parang dinota lahat. Talagang yung mga bagsakan, mga pana, yung mahihirap na bagsakan, sabi ko, grabe itong mga to. Mga matured ng mga manunugtog. E kung titignan natin yung mga manunugtog natin, yung 1 o'clock service natin, mga puro kabataan, puro misa, nagsisintunado pa eh. Yung bass, napansin ko, nasa B, yung isa nasa C. Iwahiwalay. Alam nyo, ang balita ko sa 1 o'clock service natin, may anointing na kumikilos sa ating mga mananamba sa Panginoon. Pero may, naniniwala ba kayong may itataas pa tayo? Lalo ngayong araw ng ating Thanksgiving, i-boost natin yung ating tunay ng pagsamba sa ginawa ng ating Panginoon. Psalms 147 verse 7, sing to the Lord with thanksgiving. Make melody to our God. Umawi sa Panginoon nang may pagpapasalamat, gumawa ng awit sa Diyos. Kaya hinihingi rin po natin itong season na ito, makapaglabas tayo ng sarili nating album ng praise and worship sa church. By next anniversary, ang mga aawitin na natin ay ang ating sariling mga kanta. Kaya bang gawin ni Lord sa atin yon? Parang ayaw niyong maniwala. Amen ba? Mataas ang demand sa atin sa pagsamba. At naramdaman kong totoo yun sa atin. Naramdaman kong hindi lang yung sinabi basta lang, kundi naramdaman kong may hinihingi ang Diyos na mataas na pagsamba lalo sa church na ito. And it will bring breakthrough in this church. Amen? Psalms 118 verse 19 to 21. Ang mga pintuan ng banal na templo inyong ang buksan. Alam nyo kahapon, sabi ng prophetic word sa atin, when I enter, the door is open, signifying bukas ang pintuan ng langit sa church na ito. So ito sabi, buksan ang pintuan, bukas na yun sa atin eh. Bukas na ang pintuan ng langit sa atin. Anong ibig sabihin niyan, JTG Manila family? Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil may access tayo sa kingdom ng Diyos. We have the access sa kaharian ng langit. Ako ay papasok at itong si Yahweh ay papupurihan. Pasukan ni Yahweh ang pintuang ito, tanging makapapasok ay matuwid na tao. Ayusin palalo natin ang ating puso sa Diyos. Amen ba? Mataas ang demand ng worship, ibig sabihin mataas ang demand ng holiness sa atin. Pagpapasok tayo sa pagpupuri sa Diyos, kailangan hawakan ng puso. Sabi mo sa katabi mo, tama ang puso. Kailangan laging tama ang ating motibo, ang ating puso. Lumalakad tayo sa kabanalan. Oo, hindi tayo lahat maayos at banal kung titignan tayo. Pero ang mahalaga, lagi natin sinasabi, nagpapaproseso tayo sa Diyos. Nagpapaayos tayo kay Lord. Kung yung struggle mo, 5 years ago hanggang ngayon, yung pa rin ang struggle mo, ibig sabihin, hindi ka nagpapaproseso. Hello? Kasi pag sinabi mo nagpapaproseso ka kay Lord, yung dati mong struggle, iba na yung struggle mo ngayon. Hindi na yon, napagtagumpayan mo na yon. May level up ka na kay Lord. Lalo pa tayong magpaayos sa Diyos. JTG Manila family, mga anak namin sa pananampalataya, paayos lalo sa Diyos. Hindi po madali, oo, kung titignan natin sa ating sariling lakas, na magpaayos sa Diyos kasi babasagin ka ng Panginoon pag nagpaayos ka sa Kanya. Pero ang kapalit naman noon, pag nagpaayos ka sa Diyos, grabe ang anointing, ang ibibigay na pagpapala, open door ng Diyos sa buhay mo. Ang totoo, ikaw din ang pumipigil bakit hindi mangyari ang dakilang plano ng Diyos sa iyo. Ay sabi mo sa katabi mo, magpaayos. Sabi doon, pasukan niya ang pintong ito, tanging makapapasok ay matuwid na tao. Paano tayo?
Salamat na lamang sa biyaya ng Diyos sa atin na tayo nakalalapit sa Kanya, nakapagpupuri, nakapagsasamba, nakapaglilingkod dahil sa biyaya ng Diyos, by grace ng Diyos sa ating buhay. Kaya salamat, may grace ni Lord eh. Huwag mong, sabi nga ng Bible, huwag mong hayaan ang biyaya ng Diyos ay abusuhin mo sa buhay mo. Mahal ka ng Diyos pero inaabuso mo yung pag-ibig niya. Mapagpatawad ng Diyos pero inaabuso mo ang pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos sa iyo. Sinusupply niya lahat ng iyong pangangailangan. Binubuhay ka niya araw-araw. Huwag mong abusuhin yung pag-ibig at biyaya sa iyo ng Diyos. Pagkos, talitan mo ito. Hello? Suklian mo ito ng pagpupuri, pagsamba, at paglilingkod na karapat dapat sa Kanya. May kausap ba ako? Tanong ko sa inyo, mahirap bang paglingkuran ng Diyos? Hindi naman eh. Mahirap bang alayan ng totoong buhay ang Diyos? Hindi naman eh. Lalo alam mo, narinig mo Kanyang salita. Isipin ng iba, kasi bata pa ako, may mga gusto pa akong gawin sa buhay, meron pa akong gusto mga patunayan. Hindi mo magagawa yan sa sarili mo, kapatid. Lalakad ka lamang na wala ang Diyos, mapapahamak ka. Amen? Papunta sa kapahamakan ng mga bagay at hakbang na hindi kasama ang Diyos. Kaya dapat maunawaan natin, may demand ng Diyos sa atin eh. Available ng grace ni Lord, available ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Gusto tayong gamitin ng Diyos, patuloy natin ialay ang ating sarili sa Diyos. Verse 21, aking pinupuri ikaw, O Yahweh, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Kayo papuri, madali kay Lord eh. Kasi nakita naman natin na tayo pinagtagumpay ng Panginoon. Kung babalikan mo lang yung buhay mo, kapatid, ang dami mong pinagdaanan, ang daming pagsubok na iyong hinarap, dapat kumaari, patay ka na ngayon. Dapat wala ka na sa mundo. Tama? Dapat nasiraan ka na ng bait. Nasa mental hospital ka na dapat. Nag-breakdown ka na dapat. Pero salamat sa biyaya ng Diyos sa atin. Pinagtagumpay tayo ng Diyos. Pinakinggan ang ating mga panalangin. At kung may struggle ka man ngayon, hindi bang wala, lahat naman tayo may struggle. Kung may pinagdadaanan ka mang hardship ngayon, kailangan ka pa rin magpuri sa Diyos. Kailangan mo pa rin siyang pasalamatan. Thanksgiving even in hard times. Yan ang maging ugali natin, JTG Manila. From leadership down to all the members, anuman ang pagdaanan natin sa buhay natin, kailangan nakukuha pa rin natin magpasalamat sa Diyos. Magtaas ang ating kamay, sabihin, Lord, dakila ka, karapat dapat kang purihin, anuman ang iyong pinagdadaanan. Amen? Huwag na huwag mong ipapakita na parang down na down ka, na parang lalo nasa leadership kayo, tayo. May mga nakatingin, lagi natin pakita. Hindi dahil sa nagkukunwari, nagpapanggap tayo, kasi umaasa tayo sa Diyos, doon tayo nakasandal sa Kanya. Anong sabi ng Bible? 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, give thanks in all circumstances. Sinabi niya, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi sinabi, magpasalamat lang kayo kapag mabubuti at magaganda nangyayari sa inyo. Sa lahat ng pagkakataon. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Dahil ito ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nagmamahal sa atin. Amen? Why we can give thanks? Why we can give thanksgiving in all circumstances to one true God? Paano tayo makapagbibigay ng pagpapasalamat sa isang Diyos kahit na hindi maganda nangyayari? Number one, because of who God is. Dahil sino ba ang Diyos? Sumunod, because of what God has done. Kasi balikan mo lang yung ginawa sa iyo ng Diyos. Lord, marami na rin akong pinagdaanan, marami na rin akong hinarap na battle sa buhay, pero pinagtagumpay mo ako. Number three, because in God, we can have hope and a future. Ipagtuming ka kay Lord, laging bright ang future mo eh. Laging may pag-asa sa hinaharap. Number four, because God can use difficulties to bless us. Pagkat kaya ng Diyos, gamitin maging ang pinakapangit na nangyayari sa ating buhay para pagpalain tayo.
ang pagsubok, suliranin na iyong dinadanas ay isa lamang larawan na may gagawin sa iyo ang Diyos na maganda. Iniyahanda ka lamang ng Diyos sa magandang bagay na gagawin sa iyo ng Panginoon. Number 5, because God give us the strength to do so. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para magtagumpay. Eh Lord, salamat na may pagsubok man ako. Wala man kaming pera at financial sa ngayon. Parang di namin kakayanin. Pero Lord, salamat. Bakit? Lagi kang nakatingin sa gagawin ng Panginoon. Lord, salamat na Panginoon dahil ma-overcome namin itong pagsubok na ito. Lord, salamat na babaguhin mo ang aking asawa. Lord, salamat na babaguhin mo ang aking anak. Salamat lagi pa rin. Ano man ang pinagdadaanan. Sabi mo nga sa katabi mo, magpasalamat pa rin. Kahit anong pinagdadaanan. Amen ba yon? Kahit anong pinagdadaanan, maging puso na natin yan. Maging attitude na natin, anuman ang ating pagdaanan. Maging ang church na ito, marami pa tayong hamon na haharapin. Marami pa. May mga betrayal na mangyayari, pwedeng payagan ng Diyos. Maari may mga bagay na mangyayari, hindi natin control na pinayagan ng Panginoon. Pero ang attitude natin, sa tuwing tayo magtitipon, sa tuwing tayo magsasama-sama, hindi pwedeng tayo hindi magtaas ng kamay, magpuri at magpasalamat pa rin sa Diyos. Yan ang ating buhay, ang laging magpasalamat sa Kanya. Sabi ng mga taga Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sabi mo nga sa katabi, huwag mabalisa. Sa anumang bagay. Huwag mabalisa sa anumang bagay. Naintindihan niyo yun? Ulitin ko, lalo mga nanay at tatay, lagi nababalisa. Pagtaas ng kuryente, pagtaas ng gasol, bilihin, gasolina, nagtataasan ng lahat. Hike mo na lang, hindi tumataas. Pati altipresyon mo, tumataas. Lahat nagtataasan. Pati edad mo, tumataas din. Pero sabi ng Bible, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Oo, hindi madali yan. Ako po, kaninang madaling araw, ginising ng Panginoon, 4:00, nagising ako. At bigla akong naalala ang Mami Bishop. Mula 4:00 hanggang 6:30, din ako nakatulog. Sabi ko kay Mami, nahihirapan ako matulog kasi iniisip ko si Mami Bishop, ang ating Bishop Mami. Kaya lagi natin siyang ipag-pray. Mag-uwian na po. Bukas darating na yung kapatid ko galing Amerika. Sa Tuesday, darating na po yung mga kapatid ko galing Japan. Hindi biro yung pinagdadaanan din naming pamilya sa ngayon. Pero anong gagawin ko? Hindi ko control yan eh. Kaya kapag yung bagay na hindi mo control, ibigay mo sa Diyos. Sabi sa katabi, yung bagay na hindi mo control. Kasi ang Diyos ang may hawak ng buhay eh. Anong gagawin ko? Umiyak man ako ng umiyak, malungkot man ako ng malungkot. Wala magagawa yun eh. Amen? Ang kailangan natin magtiwala sa Diyos. At kung ano man ang bagay na payagan ng Diyos na mangyari sa ating buhay, maging yung bagay na hindi natin kayang maunawaan sa ngayon, ay magpasalamat pa rin sa Diyos. Huwag mabalisa sa anumang bagay. Sa halip na mabalisa ka, ito sabi ng Bible, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay. Ipag-pray mo. Hingin mo. Lord, nababalisa ako kasi ito yung nangyayari. E di pag hiningi mo, humingi ka ng may pagpapasalamat. Hingin sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pagpapasalamat. Ang nag-pray ka, nasabi mo na kay Lord, nahingi mo na, ang ending pa rin ay magpasalamat. Lord, hinihingi ko, Panginoon, kung maaari, dagdagan mo pa yung buhay ng mami ko. Hinihingi ko kay Lord yun. Pero sa dulo pa rin, anuman ang mangyari, tiwala kami sa iyo. Amen. Tiwala pa rin kami sa iyo, Panginoon. Kasi mabait ang Diyos eh. Control niya ang ating buhay. Anuman ang ating mga pinagdadaanan, alam ng Diyos yan, hindi naman nalilihim sa Kanya yan. Wala man nakakaunawa ng damdamin mo, pero alam ng Diyos yan. Hawak ng Diyos ang iyong puso. Magtiwala ka lamang sa Kanya. At the end of the day, makikita mo, grabe pa rin ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa atin.
Siya ang iisang Diyos na dapat purihin, sambahin, at pasalamatan. One God. Sabi, one God. Ano man ang sirkumstansya, mabuti, salamat kay Lord. Hindi mabuti, pinangyari, salamat pa rin kay Lord. Bakit? Nagtitiwala tayo sa Diyos. All things work together for good. Lahat ng bagay, ang ending pa rin ay sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. At pag naging tama ang puso natin sa panahon na may pagsubok suliranin, nagpapasalamat tayo sa Diyos, eh sino ang Diyos para hindi siya kumilos sa buhay mo? Kikilos ang Diyos. Gagawa ang Panginoon. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Pag isa oras na ito sa ating Thanksgiving Sunday, our last day of our celebration, aalalahanin natin patuloy ang ginawa ng Diyos sa atin. May call the worship team, awitin natin muli yung salamat. Itong pong kantang ito ay nakumpus po ng ating Pastora Melanie Ramos at siya mismo nagpatuto mula sa kanyang bibig. Nagawa niya ang kantang ito. Alam niyo sinong inspirasyon? Ha? JTG Manila. Kasi alam niya, yung pinagdaanan natin nung panahong yan ay naisulat. Pero nakita natin kung paano kumilos ang Diyos. Church, listen to me. Tingkay lahat sa akin, mga kapatid. Makita mo lagi ang kamay ng Diyos na kumikilos sa iyo. Huwag mong tignan yung absent ng pagkilos ng Diyos sa iyo. Tignan mo yung kabutihan ng Panginoon. At kung minsan, sabi nga nung isang awit, kung minsan hindi mo makita yung kamay at pagkilos ng Diyos, pagkatiwalaan mo naman ang puso niya. Kasi anak ka niya at mahal ka niya. Sa ating buhay, buhay na natin na magpasalamat sa Diyos. Amen? JTG Manila family, sama-sama tayo magpasalamat sa Diyos. For 13 years, 13 taon na hindi pagpapabayaan ng Panginoon. 13 taon sa tuwing nagtitipon tayo, mga gawain, Sunday service, midweek service, mga revival night, hindi tayo binibigo ng Panginoon. Hallelujah! Salamat! Salamat!